Hi guys, kumusta ang bawat isa sa atin? Alam kong bawat isa sa atin ay pagod sa maghapong gawain, lalong-lalo na sa kagaya kong OFW dito sa Hong Kong. Bago tayo matulog guys, bago tayo magpahinga, tara muna magliwaliw tayo, tara muna magpahangin sa labas at kukwentuhan ko kayo tungkol sa relationship sa LDR. Guys, mapag-aralan nating gabi ang tungkol sa LDR na laban ba o bawi. Ang pinakamahirap na relasyon ay LDR. Yung magkalayo kayo, yung hindi kayo nagkikita, yan ang mahirap na relasyon guys. Sana'y bigyan nyo ng pansin ito. Sana'y bigyan nyo ng kaunting panahon para pakinggan ang ating kwento, ang aking ibabahagi ngayong gabi sa inyo. Thank you guys. So, pakinggan natin. It ay a blessing yan. Guys, ang topic natin ngayong gabi ay it's very alarming sa lahat ng relasyon sa mga may ka-LDR, nasa tabi mo man ang asawa mo o nasa malayo kayo sa isa't isa. Magbibigay lang ako ng palaisipan ngayong oras na to na sana'y magustuhan nyo, na sana'y makakabigay sa inyo ng konting kaalaman o kaya'y palaisipan ng bawat isa sa inyo, sa lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang o kaya'y sa mga newbies sa kanilang mga relasyon o kaya'y nagtagal ng mga relasyon. Ito'y lahat ng mga itong topic na to ay lahat ng mga may mga karelasyon. Kung minsan sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, kung minsan ay yan yung pumapasok yung sinasabi nilang bulag na pag-ibig, yung hindi na natin nakikita yung mga bagay na mali na, pero tinutuwid pa rin natin, di ba? Kung minsan mga napapansin nating mga mali nang ginagawa ng mga partner natin, tinutuwid natin. Bakit nga ba? Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila, dahil sa mga sobrang pagmamahal na natin sa kanila na hindi na natin nakikita yung mga mali, yung mga kamali na sumusobra na sila, na yung mga pagmamahal natin ay hindi na nasusuklian ng tamang pagmamahal. Itong topic natin ay alarming sa bawat isa, sa lahat na ito. Ito ang mga posibleng dahilan kung bakit mga posibleng nangyayari sa bawat relasyon, na mga sinyales na yung mga partner natin ay niloloko na tayo, na hindi natin nararamdaman dahil sa sobrang pagmamahal sa karelasyon mo na nasa tabi mo o nasa malayo kayo sa isa't isa, yung sinasabi nilang LDR, long distance relationship. Nasabi una, ito ay yung mga sinyalis na makikita mo na pagbabago ng ating mga karelasyon, ng ating mga jowa, ang ating mga asawa o kaya boyfriend o kaya girlfriend. Unang sinyalis na siya ay meron ng iba ay yung umiiwas na siya. Umiiwas siya sa mga topic. Hindi na siya masyadong nakikipagkwentuhan sa'yo. Umiiwas siyang makipag-usap sa'yo ng matagal. Alam mo kung bakit? Baka makapagbigkas siya ng mga iisipin mo
na siya'y matitiklo, ganon. Umiiwas siya sa mabilis at mabilis na siyang mapikon. Kung kayo nag-iuusap, mabilis siyang mapikon. Mabilis siyang, mabilis, mabilis na uminit ng kanyang ulo. Bigla-bigla ang kung ano-ano na lang yung mga bagay na ikinaiinit ng kanyang ulo niya. Bigla-bigla ang naging cold siya sa'yo na yung mga bagay na ginagawa niya sa'yo noon ay hindi na niya magawa, na hindi na niya magawa. Naging cold siya dahil may kinaiinitan na siyang iba. Pangalawa, nahihirapan na siyang kontakin ka. Yung kung noon lagi siyang nag-good morning, kung noon lagi siyang nag-good night, siya yung unang, ikaw yung una niyang ikokontak sa paggising niya ng umaga at ikaw yung huli niyang ikokontak bago siya matulog. Nag-good morning at nag-good night siya. Yun yung una niyang ginagawa. Pero bigla ang hindi na niya magawa ito. Mahirapan na siyang kontakin ka. Yung hindi na siya nagme-message sa iyo ay pag tinanong mo, marami na siyang idadahilan. Yung palusot.com na lang ang ginagawa niya. Paulit-ulit na palusot ang ginagawa niya. Yun pala, may kausap. Naka-online siya, pero naka-online siya. Pag tinanong mo kung bakit hindi siya nagme-message, ang dami-dami niyang dahilan. Yung sasabihin niyang keso, mahina ang signal, sasabihin niyang wala siyang load, sasabihin niyang kasi nagpunta siya ng ganito, kasi nag-busy-busy siya. Yan yung mga paulit-ulit niyang sinasabi, yung mga palusot niya. Kaya mag-isip-isip, guys. Itong mga sinasabi ko ay mga bagay lamang na yung mga ano ba yung mga introduction nagbabadyang may ginagawa na yung mga karelasyon nyo. Next is pangatlo. Pabago ba? Magbabago na yan ng mga schedule. Yung mga schedule niya biglang may pupuntahan na siya na hindi mo alam yung may kung hindi mo tinatawagan mo siya, hindi na siya makontak. O kaya sasabihin, iiwan ko ang cellphone ko, may pupuntahan ako, iiwan ko ang cellphone ko para hindi mo na siya makontak, para may dahilan siya na pag hindi mo siya makontak, hindi mo siya matawagan, ay may sasabihin niyang, sinabi ko naman sa'yo na iiwan ko ang cellphone ko. O diba, napakasimpleng bagay. Isa yan sa sinyal na may kababalaghan na siyang ginagawa o nagbabalak na siyang gagawa ng mga kababalaghan. Dati, every detail ng buong maghapon niya. Dati, ang paggising, yung maghapon niyang ginagawa ay sinasabi niya sa'yo, mine-message niya sa'yo, pero yung pagbabago niya, sobrang biglang pagbabago. Hindi mo ba nakahalata? Next is, binabaliktad na niya. Kung kayo nag-usap, kung sinisita mo siya, kinakausap mo siya, yung biglang mag-init ang ulo niya, binabaliktad niya ang sitwasyon. Yung maya't maya yung nag-uusap kayo, hindi mo na mamalayan na ikaw na pala ang may kasalanan. Ikaw na pala yung dahilan ng inyong alitan. Naghahanap na siya ng dahilan na ikaw ay magalit. Naghahanap na siya ng dahilan na ikaw ay magalit at ikaw na ang bibitaw sa kanya, guys. Ang mga lalaki ay hindi niya sasabihin sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang dyan. Mga lalaki, hindi nila sasabihin
hindi ka na ni, hindi na kayo mahal. Yan ang number one na ano, ng mga lalaki. Aantayin na lang na lumamig ka, aantayin na lang na ikaw mismo ang susuko sa inyong mga relasyon. Hindi mo sin na mahal ka niya, pero pag tinanong mo kung mahal mo pa ba ako, ay siyempre naman sasabihin niya, oo naman, bakit hindi? Alam nga naman, sino pa bang mahal kong iba? Ikaw lang. Yung papaniwalain ka niya na ikaw pa rin ang mahal niya. Hindi naman sila aamin eh. Walang lalaking aamin na hindi ka na mahal. Kundi mararamdaman na lang natin na nag-iba na sila. Nag-iba na yung bigla ang 45 degrees na nagbigla ang nag-iba na yung trato sa'yo. Iba na yung nanlamig na siya. Yun ay isang sinyalis na unti-unti na siyang bibitaw. Inaantay ka na lang niyang ikaw ang bibitaw sa kanya. Unti-unti niyang hindi na niya pinaparamdam yung pagmamahal sa'yo. Unti-unti na niyang hindi na niya sinasabing miss ka na niya. O kaya'y unti-unting nanlamig na siya, unti-unting lumalayo na, at maramdaman mo naman lumalayo na yung feeling niya sa iyo, yung hindi na siya nagki-care sa iyo. At tayong mga babae, nararamdaman naman natin 'yun eh. Kaya lang yung parang ini-ignore lang natin dahil ang nag-uumapaw ay yung sobrang pagmamahal natin sa kanya. Kaya guys, hindi rin maganda yung sobrang pagmamahal. Bigyan din natin ng space ang ating mga sarili. Mahalin natin ang ating mga sarili. Irespeto natin ang ating mga sarili. We ladies are pressured. Ang I treasure. Tayo'y mga ginto na hindi dapat lang tinatapak-tapakan, hindi dapat lang isang tabi ang ating mga nararamdaman. Dapat sa atin sinusuklian ng matiwasay. Dapat sa atin ay mamahalin din. Pag tayo'y nagmahal ng sobra, pag tayo'y nagmahal ng kusa, kailangan ding ibibigay din nila na pagmamahal na kusa. Susuklian din dapat tayo ng sobra pa at higit pang pagmamahal, 'di ba? Tandaan nyo guys na naghahanap na lang 'yan ng butas para kayo'y magkalayo, para ikaw na mismo ang kusang bibitaw, ikaw na mismo ang kusang magsasabing wala na kayo, ganun. Kasi ganyan ang mga lalaki. Tandaan nyo guys na sa iba't ibang level ng panluloko. May mga baguhan, yung level ng panluloko, may mga baguhan, may mga sanay na, may mga nandiyan ang ako. May mga sanay na. Yung mga guys, ang pagmamahal o relasyon ay dapat hindi stressful, dapat peaceful, dapat yan nagbibigay. Pag nagmahal ka, dapat nagbibigay yan sa iyo ng peaceful mind, ng magandang pagkilos. Hindi yung magmahal kay nakakakuha ka ng stress, nagpo-problema ka. Hindi stressful dapat ang pagmamahal, dapat peaceful. Kung nakikita nyo ang mga sinyales na mga some of the kung nakikita nyo na ang mga sinyales na ito sa inyong mga partner, it's up to you to decide. Kayo na yung mag-decide. Palaisipan lang mga to kung mag-give up na ba, i-give up na ba ang relasyon o ipaglalaban pa rin. Saan ba patungo ang relasyon na to? Pero ang masasabi ko lang guys sa inyo ay
commit natin sa Panginoon. We can ask to the Lord, we pray unto the Lord. Kung sa una, kung bago nyo pinasok ang relasyon na to, ay hindi nyo to hiniling sa Panginoon ang mga sinyales, ay pwede pa rin ninyong hilingin sa Panginoon ang mga signs, ang mga dapat nyong gawin. Just pray, manalangin natin, i-commit natin sa Panginoon kung ano yung dapat natin gawin, yung mga desisyon natin, dahil hindi basta-basta, mahirap ang bumitiw, lalo na pag may pamilya, pag isa na kayong may pamilya na kayo, lalo na pag may mga anak na kayo, kaya ito'y pala isipan. Pero huwag naman yung until na ibibigay nyo lang lahat ng buhay nyo sa tao, sa maling tao. Kundi mag-isip, kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhang mag-isip para gawin sa mga bagay na karapat-dapat, sa mga bagay na magaganda, hindi yung inbinigyan ka ng Panginoon ng magandang pag-iisip na gagamitin sa mga bagay na hindi maganda, hindi ikagaganda ng iyong buhay. Ang pagmamahal, hindi yan hinihingi, hindi yan binibili, hindi yan natatapalan ng pera, at lalong hindi yan pinapalimos, kundi ang tunay na pagmamahal ay kusang binibigay. At ang pagmamahal na yan ay kusa rin dapat sinusuklian ng wagas na pagmamahal para naman ay nasa level tayo, nasa magandang relasyon. Hanggang sa muli, guys. Maraming salamat sa pakikinig na naman muli. Ito po na naman si Shine. Salamat sa pakikinig niyo, for staying with me. Sa mga nag-views nga pala sa mga videos ko, nakarating na yung mga subscriber, yung mga nag-subscribe, nasa 1,000 subscriber na ako. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasalamatan. Yung mga nag-views, ang dami sa isa kong video. Hindi ko alam, hindi ko naman ma-promote dahil sobra akong busy, pero kusang pinopromote yata ni YouTube. So maraming salamat sa mga nag-stay tuned sa akin, sa mga sumisilip sa aking munti ang channel. Maraming salamat, at kulang yung salitang pasasalamat, ang laking tulong, parang nagbibigay sa akin ng lakas para gawin pang mag-video ng ganito. Sa totoo lang, ang pag-YouTube ko, guys, ay yung parang hindi lang ako maboring, yan ang start. Pero nung makita kong dumarami ang mga views, nagkukusang mga may mga nagsusubscribe, nagla-like, at nagbibyo, ang laki-laki, ang parang lumaki yung puso ko, parang nabigyan ako ng lakas pa para gawin ng mag-upload ng mga videos, kahit sobrang pagod. Ito pa rin yung gusto ko yung nag-upload. Maraming salamat. I love you all, guys. Lagi tayong mag-iingat, at we need to love others as we love ourselves, and stay connected unto the Lord, and always be a blessings. Goodbye, peace, and God bless. See you on my next one. I can't forget the day we met. Your eyes hung over me, pressing through. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you.
forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Yun lamang guys, sana'y may napulot kayong aral sa binahagi ko sa inyo ngayong gabi. At good night, have a rest day para bukas na naman muli sa ating bagong umaga, bagong pag-asa, bagong buhay at bagong lakas na ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Have a good rest. God bless us all. Bye-bye and I love you all. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love.